So, ayun, guys, magandang araw sa inyo. So, ngayon, i-share ko lang sa inyo yung mga na-experience ko dito sa motor na to. So, sa 7 buwan namin pinagsamahan itong motor na to, i-share ko sa inyo yung mga na-experience kong konting issues lang naman sa kanya. So, kung nagbabala kang bumili nitong motor na to, or meron ka mismo nitong model ng motor na to, na Skygirl 150, so, panoorin mo lang itong video na to. So, tara! So, pinakaunang issue na experience ko sa kanya. So, ito kasi. So, kinuha ko itong Earl 150 ko sa branch ng San Pablo. So, dito kasi ako sa Pasig. So, alam naman natin walang branch yung Skygo dito na malapit sa Manila. So, ang pinakamalapit is yung sa Antipolo. Pinakamalapit dito sa akin sa Pasig is yung sa Antipolo. So, chinek ko. Meron lang nila dun is yung red. Ang gusto ko is yung black. So, ang probinsya ko naman ay sa San Pablo. So, tumawag ako dun. And positive, meron daw sila ng black. So, sinadya ko yung black doon sa San Pablo branch nila. So, upon checking doon sa oil, so dahil ibabiyahe ko siya from San Pablo to Pasig, so, syempre, chinek kong maigi yung kondisyon ng motor bago ko siya ibiyahe dahil medyo malayo yung unang magiging biyahe namin. So, upon checking doon sa oil niya, so, kita naman natin may oil level siya dito. So, upon checking dito, is nasa low level lang yung oil niya. So, kailangan ko pang mag-top up ng oil. Kasi since ibabiyahe ko siya ng malayo, so nag-top up ako ng oil. So, yun, kung makikita nyo, meron siya ditong L tsaka H. So, yung pinaka-low niya, yun yung pinaka-minimum level niya. And yung H naman, yun yung pinaka-maximum level niya. So, nung nilabas ko siya sa kasa, so, andito lang yung mismong oil niya, nasa pinaka-minimum level lang. So, ayoko naman siya ibiyahe ng nasa minimum level lang. So, nag-top up ako hanggang sumagaya sa maximum. So, pangalawa namang issue yung napansin ko dito. So, na-experience ko, pangalawa naman. Issue sa kanyang carburetor. Ang kanyang carburetor. So, pag-uwi ko from San Pablo to Pasig, is chinek ko agad yung aking spark plug. So, upon checking dun sa aking spark plug, namumuti yung kanyang tip. So, it's a sign na lean yung mixture ng ating air and fuel. So, ibig sabihin, kulang yung supply ng gasolina sa ating combustion chamber. So, ang solution ko lang naman dun is tinono ko yung carb and inangat ko yung kanyang pin. So, mapakita ko sa inyo ano ba yung pin na aking inangat na sinasabi ko. So, yan, tatanggalin lang natin yan. So, hindi na yun siya. Yung pin na sinasabi ko sa inyo. So, kung mapapansin nyo, meron siyang mga guhit. So, yan. So, nilipat ko lang yung lock niya. So, bali, inangat ko lang yung needle. Nakaangat siya ng isang guhit. So, nilipat ko lang siya doon. So, para mag-reach yung kanyang mixture. Para madagdagan yung supply ng gas sa ating combustion chamber. So, after ko i-adjust yung kanyang needle, then tinuno ko na lang siya ng konti doon sa kanyang air fuel screw. Then, okay na siya. Okay na yung pag-burn niya doon sa combustion chamber. So, hindi na siya lean. So, naging okay na. And yung isa pa, yung pangatlo naman, is yung mga na-experience ng iba pang owner ng Earl 150 na nawawala yung kanilang neutral light dun sa kanilang indicator. Yung sa gear shift, nawawala. Yung sa neutral, nawawala. So, pinaka-solution naman dun is meron lang napuputol na wire dito sa kanyang harness. Papakita ko sa inyo. So, yung mga nakaka-experience na bigla na lang mawawala yung kanilang neutral dito sa kanilang gauge, pati yung kanilang indicator. So, ang pinaka-nagiging problem lang is kung mapapansin nyo yung aking harness, balot na siya ng electrical tape. Hindi na siya kagaya nito. Dahil binalatan ko na yung kanyang harness. And pagbalat mo naman, makikita mo na agad kung aling linya yung putol. So, ang gagawin mo lang doon, simple lang naman, pagdudugtungin mo lang kung ano yung linyang naputol. Usually, yung common na napuputol is yung black wire. So, pagdudugtungin mo lang ulit yung black wire, then babalutan mo siya ng electrical tape. Then, okay na siya ulit. So, yan. So, kung mapapansin nyo yan, nakabalot na ng electrical tape yung aking harness. Dahil nga, nirepair ko na rin siya. Nangyari na sa akin yung mismong ganong problem. And pang-apat naman na naging problem ko sa kanya is yung pagkakaroon niya ng backfire since nung pinamodify ko na yung kanyang exhaust, yung kanyang pipe.
sa pinakalkal ko na yung kanyang pipe. So nakaka-experience ako ng madalas na pagbabackfire. So ang naging solution ko doon is tinanggal ko yung kanyang air suction valve. So mapapansin niyo yung itim dito. So wala na siya, tinanggal ko na siya. So simple lang din naman yung pagtanggal noon. So pakita ko lang sa inyo yung aking air suction valve. So makikita niyo yung ating air suction valve, meron lang siyang tatlong linya. So ito. So itong sa vacuum, so nakakonect siya sa vacuum, which is yung nandito. And then itong hose na ito, din nakakonect naman siya dito sa may cylinder head. Then ito namang mahabang hose na ito, nakakonect siya dun sa may airbox. So simple lang din naman yung pagtanggal sa kanya. So since tinanggal ko siya, hindi na ako naka-experience ng backfire nung tinanggal ko siya. So yun, pakita ko lang sa inyo. Ito yung part na pinagtanggalan ko ng air suction valve. So binarahan ko na lang siya ng tornilyo. And then yung isa naman yung sa vacuum, nagkabit na lang ako ng hose, then may bulitas para nakabara sa kanya. Then yung sa airbox is ewan ko lang kung tanaw. Tinanggal ko na yung mahaba niyang hose. So ano ba yung tinanggal kong air suction valve na yun? So hindi ko na pahabain. So yung air suction valve kasi is kinabit nila para makapasa itong ating motorsiklo sa Euro 3. So sa aking pagkakaalam kasi lahat ngayon ng motorsiklo na inilalabas sa market is nire-require na nila makapasa sa ganong klase ng test. So kaya nilagay yung ganong klase ng mekanismo sa ating motor para makapasa ito sa Euro 3. Tapos isa pang issue is yung, which is napaka minor na issue lang naman. Yung usual yung ginagawa ng mga owner ng ganitong motor is tinatanggal nila yung sticker. So yung sticker niya kasi is nakasama siya sa mismong top coat finish nung ano eh, nung paint. So once tinanggal mo yung kanyang sticker, may iiwang marka nung pinagtanggalan. So medyo hindi magandang tignan yung maiiwan na mark nung pinagtanggal ang sticker. So yung naging solution ko sa kanya is, ito nga, iba na yung kulay niya ngayon, from black naging metallic silver, is pinarepaint ko na siya. So yun. Tapos another issue rin is yung sa mga owners ng Skygirl 150, eh napapansin kayong lumalangit-ngit every time na madadaan kayo sa humps or malulubok kayo. So ako napansin ko yun, mga pang second month or third month ko nang ginagamit at itong motor. So kada na humps ako, may squeak ako na naririnig. So ang solution lang doon is itong pinaka-axle niya na to sa swing arm. So tatanggalin lang to, then papahiran lang siya ng grease yung pinaka-axle. So mawawala na yung langit-ngit niya. Another issue naman na nakikita ko rin sa Facebook group namin mga owner ng Earl 150 is yung sa gulong niya sa likod is wala sa alignment. So medyo paling, mas lamang yung alignment niya sa right side. So ang naging solution ko doon is inalign ko na lang siya, ako na lang yung mismo nag-align. Gumamit ako ng mga tamang measuring tools na panukat sa kanya para may align ko siya ng tama. So kung gusto niyo makita kung paano ko siya inalign, so panoorin niyo na lang yung video na to. So ayan, so ganyan ko lang siya inalign. Although medyo paling pa rin naman siya, medyo lamang pa rin naman sa right side yung kanyang alignment. Pero at least confident na ako na pantay yung aking pagkaka-align dahil ginamitan ko siya ng tamang tools na pang-align. So yung mga tamang adjuster na ginamit ko. So confident na ako na although hindi man siya pantay tignan dyan, eh naka-align siya dun sa swing arm. So in addition din pala, although hindi naman to issue, nilagyan ko na lang ng fuel filter yung kanyang gas. So kung sakali, at least nasasala yung gasolina papunta sa ating carburetor. Mura lang naman to, 25 pesos lang. So kaya nilagyan ko na siya. Isa pang common na issue ng mga owner ng Earl 150 is yung kanyang sprocket dahil nga sa low speed yung kanyang sprocket. So dahil alam naman natin itong si Skygo is kapareha siya ng engine ni Prince and Skygo King na ginawa pang trabaho, pang hanap buhay na motorsiklo. So kaya ganito ang kanyang sprocket. So kung ikaw ay nababagalan, so kung gusto mong palitan ng kanyang sprocket ng high speed, so pwede mo naman siyang palitan ng sprocket para lang sa kaalaman, para dito sa ating engine sprocket is for CG125 ang hahanapin ninyo sprocket. And then para dito naman sa likod is kasukat ng ating rear sprocket ang mga motorsiklo na Kawasaki HD3 and Suzuki X4. So yun ang kasukat ng ating rear sprocket just in case gugustuhin mong magpalit ng sprocket niya sa likod. So ito namang lahat ng mga sinabi ko ay opinion ko lang bilang isang rider at bilang owner ng Skygo Earl 150. So para na pala sa kaalam pa ng lahat, no? So hindi ganito yung itsura ni Earl 150 nung nabili ko siya.
So, kinustomize ko lang siya kaya ganito na yung itsura niya. So, gusto mo makita ko paano ko siya kinustomize. So, meron akong video nung pagkakustomize ko sa kanya. So, panoorin na lang to. Yan. So, panoorin na lang tong video na to kung gusto niyo makita kung paano ko binihisan itong aking Earl 150. Kung ako yung tatanungin, no? Talagang 45,000. Sulit nga ba pagkakabili ko sa motor na ito? Para sa akin, oo naman. So, unang-una, reliability, check. Yung parts availability, check. Dahil sobrang dami ng available parts niya, hindi naman ako mamang problema just in case na in the long run magkaroon ng wear and tear yung mga aking parts. So dahil sa katandaan ng engine, hindi ako mamang problema sa parts dahil alam ko naman marami namang motor shop dyan na nagtitinda ng mga parts para sa ganitong klase ng engine. And syempre yung reliability din, subok ko na rin siya dahil unang biyahe pa nga lang namin is from San Pablo to Pasig, hindi naman niya ako binigyan ng kahit anong problema. Napaka-smooth lang yung biyahe namin. And ilang beses ko na rin siya nagagamit sa long ride, tulad ka makailan lang, is binyahe ko siya ng from Pasig to Tabiam, yung Tabiam to Pasig. So hindi din naman ako nagkaroon ng problema, napaka-smooth din naman talaga yung biyahe namin. At sa 45,000, saka naman makakakita. Napakaganda na ng kanyang itsura. So nung una ko siya makita, dami ko na naisip na pwedeng gawing modification sa kanya. So yun yung isang factor kung bakit ko siya pinili. Saka syempre, yung sa 45,000 natin, sulit na siya dahil napaka-pogi naman nung mismo. Saka siyempre yung kanyang engine, napaka-reliable for daily use, pati sa long ride. So ito nyo naman, unang biyahe namin is from San Pablo to Pasig agad na hindi naman ako nagkaroon ng problema. Tapos kung titignan din naman natin, kung i-consider nyo, kung parts availability lang din naman ng mga piyesa ng motor na to, yes, madami dyan dahil yung kanyang engine niya is yung CG150. So kahit nga sa Lazada or Shopee, makaka-order tayo ng parts niya. And sa maintenance din, consider natin yung maintenance. Since kaparehas nga siya ng engine ng mga Rusi TC150, Honda TMX, so maraming mechanics na yung may alam kung paano gawin yung ganitong klase ng engine. And maraming motor shops na rin yung nagbibenta ng mga parts para sa ganitong klase ng engine. Sa halagang 45,000 pesos eh, sa itsura pa lang naman ni Earl 150 eh, panalo ka na. So, ito lang naman yung mga bagay na kung sakali gusto nyo i-consider kung sakaling bibili kayo ng ganitong klase ng motor. So, kung tingin mo nakatulong sa'yo itong aking video sa kung pag-decide kung ikaw ba ay kukuha or bibili ng Skyline Earl 150. So, kung ikaw naman ay owner, kung nakatulong din ba sa'yo yung mga tips, solusyon sa mga magiging problema, like and subscribe mo lang itong aking channel. So, paki-like lang na itong video na to at i-share mo na rin. So, yun lang. No. Salamat sa inyo lahat hanggang sa susunod nating video. So, salamat sa inyo.